Team, no? Team. Basta, team dito sa, ano, lugar na to. Ibig sabihin, meron dito, ano, may treasure site dito. Ang pinaghihinalaan dito nila, yun, ano, yung tatlong mountain. Yan, medyo mataas. Pag sa kabila, ang layo ng mountain na yan is, maliit lang yan, ha. Sa kabila, ito din. Yan, o. Dalun nila pa. Yan, good. Yan, mountain din yan. Ibig sabihin, ang layo niyan, umabot ng mga 20 to 15 meters ang layo. Yan. Ngayon, mas malayo yung alignment niya papunta doon. Kasi, ano yun eh, medyo mataas din sa bundok na maliit. Ibig sabihin, naka-triangle yun dito. Naka-triangle, no? Yan, naka-triangle siya. 1, sa likod niya. 2, saka 3. So ngayon, pag tumayo ako dito sa mountain na to, maliit na to, sabawa, example, tatayo ako dito. Kukunin ko yung mapping. Kasi importante yung mapping, no? So kapag kinuha natin yung mapping, kukumpasin ko, ha? So mamapping natin. Although walang mapa dito, kasi pagdating kasi sa treasure site, kailangan marunong ka magmapping. Kaya nga walang mapa. Pag walang mapa, mapping ang kailangan. So, ang pinagbabasehan dito natin, yung mountain at history daw. May pagka-history daw nito. Ngayon, ito. Kapag tumayo ako dito, ang pumapasok siya sa orientation ng, ano, ng ating compass is nasa 135 to 140 degree. Ibig sabihin, hanap tayo ng maliit na bundok. So, maliit na bundok daw. Mountain at stone. Ibig sabihin, pag nahanap natin sa southeast orientation, yung maliit na bundok, ibig sabihin, ang target natin na alignment natin andun sa 135. Pero pag andito naman ako nakatayo sa kabila, sa east orientation ng 90 degree, ayan yung pyramid. Ayan yung bundok na maliit. Yan. Yan. So, ibig sabihin, walang target dyan. Isa lang ang target meron dito kasi pyramid nga. Posible, may mga nakaraang puno dito na nakabaon. Nasa paligid niya lang. Kalagitnaan lang ng bundok na to. Ibig sabihin, meron po dito. Dito. Nagagawa kayo nila. Parang pinaka parang ano lang to ng puno eh, parang ugat na ng puno na karaampa, matagal na. So ngayon, naka-alignment siya papunta doon sa kabila, sa southeast orientation. Kaya ang hahanapin natin yun, ang pinaka-target natin doon, andun sa southeast mountain tsaka bato. So puntahan natin para makita natin. Mayroong butas pero mababaw lang. Ito na yun, bundok na maliit. Actually, may nakita tayo ditong marker na sa surface. Ito lang, itong batong to, walang ibang bato dito kundi ito lang. Di ba? So, ibig sabihin, wala. Sa taas ito, walang bato na kahit ano. So, kung titingnan natin to, isang animal marker. No? Kung titingnan natin. Ulo, katawan, buntot. Pagka, kumbaga, ito nakalapat, ibig sabihin nakalapat na siya. Turtle marker. No? So ang orientation kasi nito nasa, kung iano natin, nasa compass, southeast orientation pa rin siya. So although tama to, 135 1
40 degree papasok. Ang gandaan lang dito, meron siyang tinatawag natin na way of truth. Way of truth ba? Ibig sabihin, papasok kung saan ang item galing doon. So ito, nagbibigay siya ng direction. Gano'ng kalalim na to? Mababaw ko pala to. So ito ang gandaan sa kanya, no? So may cutting, dalawa. 1, 2, para parang magiging ulo siya, no? Tsaka to, nakakating, magiging ulo. Ibig sabihin ito, itong arong na to, parang kinating na to, patungo yan doon, no? So ibig sabihin, nabibigay siya ng direksyon doon sa isang mountain. Ito naman, para dito, is para dito. So southeast orientation. Ang kagandahan lang ito, talagang naging mukhang turtle siya pag tinignan mo sa ibabaw. Na, di ba? Pag tinignan mo sa ibabaw, kitang-kita na mukha siyang turtle. Na, naka-slide. Ibig sabihin, sliding boulders to, no? So, nakapagtaka. Pero, yung tinuturo nito is dito. Ang target daw, kaya nagukay sila dyan. Ayan, nagukay nila. So, ayan, no? So, wala pang mga ano yan. Ayan, mga 6 feet lang yan. So ngayon, ang pinaka-target natin dito, nandito. Ngayon, may bato dito yung isa. Pero isang bato dito, nag-iisa lang. Ayan o. Nag-iisa lang. Naka-align yan dun. So naka-alignment ng mapping natin ha. Para sa kaalaman ng lahat sa mga treasure hunter para malaman nyo kung ano ibig sabihin itong mga to. Yan. So pag minapping natin siya, papasok siya ng northeast orientation, no? So ngayon, northeast orientation papunta doon sa passageway. So, ngayon, pag makita mo tong passageway na to, ito, daanan to eh. To. Yan. Ibig sabihin, meron siyang way up through. No, tsaka ito may bato pang isa, maliit. Ito, yan o. Yan, so, ibig sabihin may bato pang maliit. Yan. So pagdating, dalawa yan eh. Pag, hindi siya magkarugtong eh, ito talaga hanggang dito sa baba. No, pero itong kabila nito, meron din siya na pwedeng nakakat. So ibig sabihin, kapag tinignan natin to, panglangob, pandatingan. Yan o. Pang cave, ibig sabihin naka-close cave sa ilalim ng ano, dito sa ilalim dahil nga mataas tong ano to, bundok na to, pakita mo sa baba pa. Yan. Yan, ibig sabihin mataas yan, yan lugar na yan. So ngayon, ang magiging target natin dito, imbis na ito, naka-slide siya patungkol dito, nakaturo yan dyan, yan ang pinagkamala nila may target dyan. Pero sa totoo lang, hindi talaga ang target dyan. Nandito ang target niya, no? Ayan, dito. Sa kinakatayuan ko, malapit lang. Ayan. Ito. Dito. Ayan. Ito ang target niyan. Pero ang opening spot niyan, nando sa baba. Kasi may sapa dyan sa baba eh. Meron dyan maliit na stream. Tama ba ako? Meron dyan maliit na stream? Oo. Oh. Meron? Oh, may maliit na stream. Meron. Oh, pag sinabi maliit na stream, ang tinuturo nitong turtle na to, malapit sa stream. Ibig sabihin, malapit sa stream. Andun yung opening spot. Papasok dito. So, posible, ang target natin na din sa bundok na to, sa maliit. So, ito, malapit lang sa turtle na yan ang item. So, hindi ito ang magbibigay ng direction dahil decoy ito eh. Decoy ang binibigay nito eh, itong hukay dito sa kabila. So ang target talaga natin dito banda. Ito yung positive talaga. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, lolocate natin itong area na to. Target. Ngayon natin kung saan yung item, no? Para malaman natin na may target dito mga ka-TH. Yan lang. Yan. So diretso tayo. Mayroon akong lubi sa likod. Hindi ko alam kung ilang taon na to. Pero sa tingin ko, is matanda na kahit pa paano. Matanda na rin siya. Sa tingin ko, remarker to.
May pumuntang Japanese before dito na hindi alam ng mga tag-iyan ng lupa o may-ari ng lupa na nag-remark yung Japanese dito. Dahil kung titignan natin itong butas ito, hamis. Yan o. Kinis ba? Hindi ito talaga kinain ng hayop. Oh? Hamis sa ilalim. Oh? Oh, hamis. Ibig sabihin, kasi kung titignan natin yung ibang mga butas-butas dito is wala namang butas. Saka mababaw lang, ito malalim. So kung ito, imamapping natin, papunta dun sa may target, tingnan natin yung turtle marker. Ayan, ay, lapit lang yun. Ayan o. Ayan o. Yung turtle marker na pagka-figure niya is turtle talaga sa ibabaw. Pag tinignan. No? Ngayon, pag kapag minapping ko siya, ang gagawin natin dito, minapping natin siya, kapag minapping ko, southeast, ibig sabihin, ang face clock niya is 4 o'clock dito. Kasi ang sisikat ng araw dito eh. East orientation, ibig sabihin sa east. So tama siya. Papasok sa southeast ang target dito. Modern eh. Ah, basta dito lang, dito lang. Basta dito lang sa area na to. Pasok lang dito sa target to ang ano, target natin. Wala nang iba. Pero so, ngayon, tingin sila. Southeast yan and then yung araw is papasok sa east. So papasok dito sa marker natin. Ang gitiro nila dami. Ngayon, hindi ko eh. Ito, so ang baligtad nito is west is industrial. Yung mga hapon before dyan, dyan nakatambay. Dyan sila nagtatambay kasi kitang-kita niya yun, ano, yung terrain dun sa baba dahil marami na dyan before na parang industrial ba, ibig sabihin kinakampuhan ng before yan dati itong lugar na to at saka yun sa baba kasi kita nila yung mga ano terrain dun sa kabila. Mataas kasi itong lupang to kaya kita yun dun sa may baba dun parang bundok na yun. Ngayon, ang 12 o'clock mo, ang clock face ng dun yung 12 o'clock. Ayan, dito ang 12 o'clock. 12 o'clock. Tapos, nandito naman ang 4 o'clock. Clock face. Ibig sabihin, yung clock face mo, tama to ang orientation. Dito ang target. Nandito talaga. Ayan. Nandito lang. Sa paligid na to. Pero yung Jojo, dahil gusto kayo nga signal dyan. Hindi natin. Si Jojo nagkutkut dyan. Kana? Hmm. Oh, kasi ang basihan ko lang dyan, baka natamaan decoy. Meron tayong decoy na kalaban dito. Ito, isang kita pa lang. Ayan o. Ibig sabihin, sinundan niya dito itong ulo. Yan. Kung remarker tayo, kung marking yan ha, para sa akin kasi, ang target niya dito, nandito siya. Sa lugar na to. Basta kaya yun yung Jojo. Tapos, tamo, butas o. Ibig sabihin, mayroon tunnel or kaya, or cave sa ilalim nito. Yan, hindi sa ilalim nito. Posible kasi o, malalim to. At saka turtle marker to, ibig sabihin, medyo malalim. May kalaliman. Ang baon nito. Yan. Ang baon nito yung forma ka naman. Kasi ulo to eh. Ulo. Paa na walang paa. Buntot. O, kasi ang buntot niya, kung titignan natin yung direction niya, nandito. Matulis to. Pero ang pag inalign mo siyang pag ganun, ang target nandito. Huwag mo ito susundan itong ulo niya. Decoy ito eh. Decoy. Yan. Naka-decoy. Ibig sabihin, decoy niyan. Tatamaan talaga ng locator yung mga decoy kung yung locator mo is walang discrimination. Para magkaalaman tayo, locate natin. Yan. Di ba? Yan. Cloudproof. Ibig sabihin, kayo magbibigay na ano, distance. Ano kalayo yung item. Siya rin magbibigay ng direksyon kung saan meron. Alaman natin kung saan meron. Sabi tayo ng downing lab. Sabi pa tayo sa kanyang ano. Thank you.
to padulon? Di na, di na. Muna iyang kuan niya, antena. Tingnan natin, babain natin. Ayan siya, oh. Nakuha, oy. Ibig sabihin, pag pumalit, nakuha, oy. Doon yan, yung target yan. Hindi ko na pa rito nag-close, oh. Nah, so good nag-close, oh. Gikan dia. Tanawag asa na ron mo balik. Balik na ron. Oh, diha taman. Ikon dito. Diha gyan ang target niya. Target yan. Kasi dito, bibigyan ko kayo ng tipa. Gamitan ko ng anti-decoy tsaka anti-item. Sige. Yung decoy kasi, kaya niya kunin. Oh. Yan. May atin ko. Makukuha niyo yung butas mo. Yan, nakukuha niyo. Kasi may decoy sa isang butas eh, ano? Dami. Ibig sabihin, meron isang decoy sa ilalim. May pang-ilag ba? Pang-ilag. Tama, meron siyang detection, oh. Pag ilapit ko, meron siyang talagang detection, ayun, oh. Decoy yan, tawag. Pero pag discriminate mo ng... Gramo lang na, ha? Ang ipakaon niya. Tama, lang. Milligram lang na. Oh, yan. Balik, oh. Ah. Pero kung ato na siya sa kilogram, kiri mo ikaunon, kaya kini may dako. Ayan, oh. Oh, yan. Ayan. Na na, dito, nag-close na. So good na siya dito. Yeah, so good nag-close. O buke, jo. Asa na mo buk hadapit. Bunit niya isang locator ko pa. Sandala mo pa. Dako, ang galiaw. Ano, jo. Dako, o tsinta god. Ang kapasite sa butang. Wala na kapasite, hindi dire sa ko. Bitan mo kini dire nga pa. Kini mo og na sentiman ano kini. Oh my. Andi ko yung ganay day mo na diha nya gipapingis ra ka. Na to pingis. Nga lang ana wa na ni. Ah, gipapingis ra mo. Mo humakon ng tanan ko ni. Lagi man na dire kini tuturo. Ano? Puro siya. Napitan ko, ah. Ayan, umiikot na siya, oh. Muna na, kanang gituyokan. Muundang mo na rin magtuyok, pero mabalik siya iyang iriya nga giagian. Pag undang ka nagtuyok, mabalik na po nagtudlo nga siya iyang giagian. Ah. Ito na, balik na, hunong. No, rugi dia, bisa kung saan pa. Pari dito, sa pari dito. Sa pa, sa pa. Mahunong na siya, pag hunong ka na, mabalik na na. Hindi na na, ingon nga, mutuyok pa na, matubang na, mabalik na siya. Pag may static na, ano. Ibig sabihin mo na tatamaan. Tatamaan siya na something na parang static na may target sa ilalim. Parang pag nawawala na siya, oh. Tingaw, gina. Igo man siya. Nakuha naman niya. Pero kaya tubang na siya rito sa wala, oh. Wala na, oh. Hindi naman tingaw. Nagpasabot na rin siya na, tumod. Wag yun siya sa layo. Udak ko lang kayong layout. Kaya pag tinanggal ko na, wala na, oh. Nabitin ako pa ng long range. Itong ikot talaga dyan. Nabitin ko na ano.
radio frequency kasi wave frequency yung ginagamit ko dito. Ayan. Ano? Tuturo siya, oh. Tinuro niya. Ano? Tuturo niya. Lapitan ko, ah. Ayan. Ipot siya, ayan, oh. Naro gid tongod. Diha na siya magsugod. Sabihin, may baon to sa malalim. May baon to sa malalim. Oh, yan. Tanin to. Na daw sa obos. Naisangi daw sa obos. Ang nakaingon sa kompas. Mahon na kung plano rin sa una. Kung akin, ba? Sa unang panahon. Valuable, ibig sabihin valuable. Mahalaga. Mahalagang bagay na natatamaan niya dito. Sana. Ano? Sa toto pa dili ultimo nga bakal siya. Ito, mayroon dito ano, void space. May void, ibig sabihin may chamber. Parang ano ba, tunnel. Ayun, natatamaan niya ano, metal oh. Taas din na nga kuan ba? Mutaw. Di ba ka na mo'y gisudlan hinoon? Kana lang. Basig kuan ba? Kanang mura. Gibalot og bakal? Murugtol box ba? Ah, murugtol box. Dire lagi sure kita. Report natin, meron siyang item sa ilalim na tamaan. Ang tinarget kasi natin gold eh. So mataas yun yung cavity sa ilalim. Ibig sabihin cavity, void. Meron posibleng buta sa ilalim. Parang chamber ba? Chamber. No? Kaya ano, void space. May target lang siya. So ibig sabihin dalawa, may void space siya ka. Yan ang void space oh. Tabi niya. Bangang? Yung target ko, oh, yun oh. Yung pabilog, ito yung target natin. Taas, no? Okay. O, malalim lang siya, oh. Subukan natin kunin yung depth. Okay. Kainin natin ulit. Saan ko ulit? Nasa ano? Ang lalim?
100 cm. Ano ba, bawa kayo? 100 cm ha. Lumalim ng mga 10. And 8 to 10 feet. Magbabaw man. Ayun o, pakita ko pa. Yung depth. Yung depth nyo. So lumabas yung depth. Mga 100 cm ang lalim. So meron siya tinama na metal, precious metal sa ilalim. So, posibleng meron tayong gold or precious metal, ibig sabihin mahalagang gamit sa ilalim. No. Yun lang. Ang kahon nila, papotaw na ilang kahon. Masen. Kasi malakas to sa ano eh. Malakas to makahigop ng makakuha ng radiation lalo na matagal na panahon na ano, nabaon na ng matagal. So mas madalas siyang makakain ng ano, radiation. So madali siyang makapenetrate. Kaya sa tingin ko, may target dito. Baka mayroon tong toolbox sa ilalim. Toolbox eh. Yun. Yun. Yun lang. Ano yun?